Hello mga kananay, welcome sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng isang Chinese lumpia na may sangkap na iba't ibang kulay at karne. Ito ay naluan din ng sokwa, ground peanut at fried vermicelli noodles. Kaya tara na mga kananay, simulan na natin. So sa dish na to, gagamit tayo ng 1 ounce butter, 1 cup onion chopped, 3 cloves garlic chopped, 1 half teaspoon ground pepper, 1 chicken cube, 2 cups jicama or singkangas, 1 cup sweet potato, 1 cup carrot chopped, 1 tablespoon oyster sauce, 1 cup green tea, 1 cup sayote chopped, 1 half cup sweet potato, 1 cup tofu chopped, 1/4 kilo ground chicken, 1/4 kilo ground pork, 1 cup cabbage chopped, at 20 grams vermicelli noodles. Ang una po natin gagawin, ilagay ang butter sa kawali. Kapag mainit na po ito, atin nang igigisa ang sibuyas at ang ating bawang. So kapag brown na po ito, ilagay natin ang humiling na baboy. Igisa lang po natin ito mga kananay. Sunod naman po natin ilagay ang ating humiling na manok. So, lagyan natin ito ng konting mantika para hindi ito kumapit sa kawali. So, next, lagyan natin ito ng ating pampalasa. Katulad ng ating paminta o pepper at ating chicken cube. Haluin lang natin ito ng mabuti mga kananay para kumapit yung lasa sa ating mga karne. Next po mga kananay, ilalagay na po natin ang ating singkangas o ang ating jicama. Ito po ang una kong nilagay kasi mas matagal po itong maluto kaysa sa ibang mga gulay. So ayan, halu-haluin lang po natin ulit ito mga kananay. Ilagay na ang carrot at ang ating oyster sauce. So, tataklo ba natin ito at pakukuluan ng 5 minuto. So, after 5 minutes, ilagay na natin ang ating green beans. Halu-haluin lang natin ito, mga kananay. Next, ilagay na po natin ang ating soyote. Maari naman kayong magdagdag ng iba pang mga gulay na gusto ninyo. So, taklo ba natin na ito at lutuin ng 2 minutes. So, after 2 minutes, ito na po ang itsura ng ating mga gulay. Hindi ko na po ito nilagyan ng tubig. Kasi maluluto din naman po siya kapag tinaklo ba natin. Sunod natin ilagay ang fried tofu. So, ang ginawa ko po dito sa tofu, mga kananay, ay ipinirito ko po ito nang maliliit. So ang last po natin ilalagay ay ang repolyo. Kasi madali lang po itong maluto, kaya huli po natin siyang inilagay. Konting halo lang po at luto na ito. So ayan, ready na po tayong magbalot.
Simulan na po natin magbalot. Maglagay tayo ng 2 pieces na lumpia wrapper. Pagsamahin lang po natin ito, katulad nito. Then, magbutbol na po tayo ng ground peanuts. After po nito, ilagay na natin ang ating filling ng mga gulay. Next, ilagay po natin ang ating fried vermicelli noodles. Ang ginawa ko po dito sa noodles na ito ay pinirito ko po ito sa kumukulong mantika. Maaari din kayo maglagay dito ng seaweed para lasang-lasang Chinese lumpia. Pero this time, hindi po ako naglagay nito dahil hindi po ako kumakain ng seaweed. Maglagay ulit tayo ng ground peanuts. At baluti na natin ito. Unahin muna po natin sa side. I-fold natin ito at i-roll natin. So, ganito po kalaki ang aking ginawa. Maaari naman po kayong gumawa ng mas maliit dito. So, ayan. Ready na po. Ang simpleng luto ni Nanay. Ang Chinese lumpia. Enjoy eating! Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye-bye!